Napamura na nga lang mga idol itong si LeBron James nang mabalitaan niya nga ang update patungkol sa kanyang ankle injury at kung ano ang kanyang magiging timeline for return. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol at tingnan ay ito muna ngang nababalita ngayon na maaari nga daw na move ng NBA sa pagkakaroon ng bagong rule. Sabi dito ni Eric Pincus, the NBA could reportedly implement a target score for overtime games. Meaning lang yan mga idol, for example, nag-overtime ang Lakers at ang Warriors. As overtime, ang first team to score 10 points, sila na ang mananalo ng laban. Wala nang extra 5 minutes, kundi target score nga. At ang dahilan nga daw niyan, ayon kay Eric Pincus, na ipe-prevent nga daw nito ang pagkakaroon ng overlong broadcast ng mga TV. Overloading nga rin daw ng mga players minutes, kagaya na lamang ni Kawhi Leonard na naglaro nga ng 46 minutes sa dalawang overtime loss nga daw sa Sacramento Kings. As nag-overtime pa sila mga idol the next game. Well, yan nga mga idol ay inalbahan ng maraming NBA fans at pati na rin ng mga NBA players at former players. It's making the game nga daw soft at not as entertaining as it would be kapag nga daw may extra 5 minutes. Masyado nga daw malaking itong pagbabago mga idol, parang babaguhin na daw ang kultura ng NBA. From the start nga daw ay ganito na ang rule at dapat na lang daw itong panatilihin at wag nga daw baguhin ang kultura na kagawian na ng NBA na maganda naman. Anyways, let me know mga idol kung ano bang opinion nyo dito. Maganda ba itong rule na ito or hindi nga? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon nga ipag-uusapan rin natin ang naging reaksyon ni LeBron James matapos niya ngang mabalitaan ang lagay ng kanyang ankle. Nang maipost at maibalita na nga ni Shams Aranya ang update kay LeBron na maaari nga daw na tweaks ang itagal ng pagkawala ni LeBron sa Lakers. Yan ay posibilidad lang mga idol, ha? Keep in mind ay ito ang sinabi ni LeBron James sa kanyang Instagram story. Alam nyo na yung ibig sabihin niya mga idol at hindi na natin kailangan basahin, baka ma-bold na tayo. Pero talaga namang it sucks para nga kay LeBron James at pati na rin sa team ng Los Angeles Lakers. Kung kailan nga ay finally nagkakaroon na ng momentum ang team ng Los Angeles Lakers. Unti-unti na nga mga idol nagkakaroon ng chemistry ang Lakers for the first time this season. And actually building up a winning streak, ay ito ang nangyari. Nawala ang kanilang best player na si LeBron James. Kung kailan nga daw mga idol ang Lakers ay finally aakyat na nga dito sa Western Conference standings at kung kailan nga raw ang mga NBA analysts, NBA fans ay nagbabago ng pananaw sa Lakers at sinasabing may shot pa nga daw ang Lakers sa championship this season nang dahil sa kanilang pinakita this past 3 games. Sinabi nga rin ni Stephen A. Smith na the Lakers are looking dangerous. Ay ito ang nangyari sa kanila. Isang malaking problema ngayon ang kanilang kinakaharap na mahirap ngang solusyonan. Mahirap solusyonan mga idol ang pagkawala ni LeBron James sa Lakers for sure. Pero ito nga daw ang dahilan kung bakit nag-trade si Rob Pelinka ng mga solido, maasahan na role players. At nakita na rin naman daw natin na maaasahan itong tatlong bagong Lakers player. Nung laban daw sa Pelicans, kitang-kita natin ang epekto ni D'Angelo Russell, playmaking and scoring. Sa next game naman nila after the break, Warriors pinaulanan nga ni Malik Beasley ng 3-pointers. Tapos yung sa kanilang last game laban sa Dallas Mavericks, ay ito nga si Jared Vanderbilt ang nag-take over defensively na nag-resulta nga ng panalo sa Lakers. Kaya nga ngayon mga idol ay medyo magaang pa rin ang loob ng Lakers fans at medyo konti lang ang kanilang pag-alala. Dahil nandiyan naman daw kung sakali si D'Lo, Beasley at si Vanderbilt and si AD ay nandiyan pa rin. So let's see mga idol kung ano ang magiging respond ng team ng Lakers ngayong wala itong si LeBron James. Will they continue their winning streak or babagsak nga sila?